Hello guys, welcome again to my channel. Naggawa ko nito ng part 2 sa ano sa hot cake na ano ko. Ayan guys, oh, ang dami ko ng mga naluto. Kaya gumawa ko ng part 2 para ipakita ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo para na din itong nasa ano eh. Ayan. Ang ano nila, makakapal talaga yung American pancake nila. Gustong-gusto ni Smineric. Linagay na pagkatapos yung syrup kanina. Ang dami ng ano ko na nagawa ko. Ayan yung mga nagawa ko. Yan. Mga friends, pwede na akong gumawa ng pancake sa probinsya. Hindi pancake, hot cake. Hot cake ang tawag doon sa amin eh. Parang yung pancake na yan, pa-social Americanized lang. Americanized lang yan eh. Kaya, ano, yung, nagpapasalamat na lang ako na ano talaga. Kasi kanina, kagaya ng sabi ko sa inyo, parang naano ako sa ano nila na ganitong gawin, ganun. Pagkatapos, parang naanuhan ako kasi yung pag measurement ba nila, yung measurement nila doon ako nahirapan ako sa measurement nila to. Sabi ni Smineric, masarap daw. Sabi niya sa akin, masarap daw. Yun ang sabi niya sa akin. Yung pancake na to. Buti na lang na naano. Kasi kung hindi ba naano siya, parang ang sayang naman na itatapon. Yung measurement nila, parang talagang nahirapan talaga ako. Si Smineric kasi kagaya ng sabi ko sa inyo, ang hilig-hilig mamili ng kung ano-ano. Ang hilig-hilig. Pwede na ako guys magtinda ng mga hotcake. Sa Pilipinas, masarap naman talaga yung hot cake, diba? Pero yung hot cake, pancake, parehas lang yan. Kagaya ng sabi ko sa inyo, pa-Americanize lang yung pancake, pa-social. Sa Pinas, doon sa probinsya namin, hot cake. Patas nagtitinda sila doon ng hot cake. Masarap, lalo na pag bagong luto. Masarap naman. O, tingnan nyo guys. Hi! Pwede na ako magluto ng ano, ng hot cake sa probinsya, doon sa baryo namin, sa Malbuwal. Magtitinda ng hot cake doon. Doon sa ano, doon sa baryo ng lolo ko. Pag may magtinda ng hot cake, hala, nagaanuhan din, nagsusunuran din sila, tinda rin sila. Ano, pag may magtinda ng ganito, ano rin sila, gaya-gaya rin. Gaya-gaya rin sila doon sa probinsya. Kaya yun. Yan. Hindi na gaanong marami. Ipapatikim ko to kay Smineric yung nakalagay dito sa kanila. Syrup lang at saka yung margarine. Ayan oh, sa ano nila sa photo nila. Kaya patikim ko sa kanya with bacon. Fried bacon, ipapaano ko sa kanya. Kasi parang naalala ko sa kasi marami na din akong napuntahan ano yung bansa. Parang sa mga hotel, parang naalala ko kumakain sila ng pancake na inaanuhan nila ng bacon. Parang naalala ko yun. Ayun ko
muna, papainit-initin ko muna. Papainit-initin ko muna. Noon sa ano, noon sa Katbalugan, nung maliit pa ako, hindi pa ako nag-grade 1. Naalala ko noon yung ano namin, yung breakfast namin noon sa Katbalugan, yung pandesal. Pagkatapos yung lola ko, bumibili yan siya ng ano, yung sa plastic na star margarine na malaki. Masarap naman, masarap ng kain. Pagkatapos yung ano, yung may mga tsokolate, di ba, tsokolate na, yung tsokolate talaga, yung talagang puro na tsokolate, yun ang talagang healthy sa katawan. O kaya yung mumurahing kape na, di ba yung maliit na kape, yung sachet ba, yung nasa sachet, yun ang ano doon. Yun, pagkatapos ako naman, ngayon, ang dami sanang makakain ko dito, yung katawan ko naman ang hindi makakain. Noon, hindi makakain kasi walang pambili, walang pera. Ngayon, makakabili ka. Yung katawan naman ang hindi, yung katawan naman ang hindi kumakaya. Aywan ko ba, bakit ganun? Yung mga allergy na yan. Alam nyo, napapagod ako. Matagal na akong napagod sa mga kinakain kong ganun na ganun, kunti-kunti, lugaw, ganun-ganun. Kaso lang, ayaw ko mag-negative ng pag-iisip kasi kung tutustusin, mas marami pa sa akin yung may problema. Yung sa tungkol na lang sa health, ha? Paano yung mga nandoon ngayon sa ICU na mamamatay na ng corona, ganun-ganun. Pagkatapos, siguro tumatanda na ako kaya iba na yung pag-iisip ko. Pagkatapos, yung tungkol naman sa sabihin na pobre ganun, alam nyo, basta wala lang tayong sakit, ano, yung kapagtrabaho naman, mga ganun-ganun. Ang ano talaga, pag ang tao mawalan na talaga ng health, kahit kapag anong kayaman, naalala ko nung kasi nagbabasa-basa rin ako ng mga tungkol sa mga mayayaman, hindi lang dito, pero sa Europe. Isa siya sa ano, sa isang anak lang siya, yung ano niya, yung parents niya, mayroon yung naggagawa ng mga sasakyan. Nakakalimutan ko kung anong sasakyan yun. Pero ano, yung popular na sasakyan, kumpanya. Pagkatapos may anak siya, yung anak niya, mahigit lang yata isang taon yun nang mamatay siya. Kasi namatay siya nang dahil sa sakit, sa cancer ba yun. O, tingnan nyo, kung tutustusun, kaya nilang bumayad ng kahit saan, kahit saan pa ng mga medisina o ano, pero yung katawan naman ang hindi umaano, kaya wala rin kahit gaano ang ano, kahit gaano pang kayaman, yung katawan ang hindi umaano, kagaya ng sabi ko sa inyo. Sino pa ba yung na mga ano, mga mayayaman talaga diyan, may mga king pa. 'Di ba yung sa Jordan na king noon? Fahad, King Fahad ba 'yun? Nakakalimutan ko yung pangalan niya. Namatay din 'yun. Oo, may edad-edad na siya nang mamatay siya, pero hindi talaga yung sobrang matanda dahil yata din 'yun sa cancer, kaya ganun. Kaya mahirap din kasi kagaya ng sabi ko sa inyo, ito mayroon, itong ganito ko, itong sakit ko matagal na to, mga 1980s pa ito. Yung ulcer ko sa Pinas pa yon noong hindi pa ako pumupunta dito. Pero ano namang gagawin ko? Mas gugustuhin ko na lang ganito kaysa yung mga taong nasa wheelchair ba na hindi makagalaw. Hindi sila makagalaw. Pagkatapos nandiyan sila sa wheelchair, buhay sila, o ano dyan, o yung mga pinanganak na mga handicap. Kaya yun. Ayun ako guys. Sige na, ano na tayo, baka na boring na kayo yung ano ko, yung kakwikwento ko kung ano-anong kwento.
ako ngayon yung ano, yung kagaya nung ano, nung nawalan ako ng trabaho, siyempre nag-ano ako, nalulungkot ako, ganun-ganun. Pagkatapos yung kabats ko, sabi niya sa akin, Dayday, ano, ganun-ganun, wag kang malungkot, ganun-ganun, ba't mo iniisip yung pera, ganun-ganun. Sa bagay, yung Diyos, marami na naman akong natulungan kung tungkol sa mga tulong ba. Siguro, wala na siyang masasabi kahit hindi ako perfectong tao. Marami naman akong nagawa rin na ano, na mga kabutihan sa kapwa ko. Kaya, yun. At saka, sinasabi ko rin sa Papa ni Sminerick, siguro kaya ako nawala ng trabaho, pinapalayo lang ako ng Diyos na mahawaan ako ng corona. Kasi, alam niyang hindi ko kakayanin yun. Sabi ko. Kaya, yun. Ah, bahala na lang. Lahat tayo mamamatay. Hindi natin madadala kung ano man. May mga pasyente ako doon noon na ang yayaman. Pagkatapos, yung mga diamante nila, mga ano dyan, hindi naman nila nadala nung mamatay sila. Kaya, yun. Maganda naman talagang may pera kasi, ano, makatulong ka sa kapwa. Pagkatapos, maano, makakabili ka ng mga gusto mo, ganun-ganun. Pero yung pera na yan, yung sinasabi nilang cannot buy happiness, kung tungkol sa lalaki lang, siyempre kung nandiyan lang yan din, kung mabait ang lalaki, yun. Pero kung hindi mabait, maraming lalaki. Yung ano lang talaga, yung health. Health lang talaga, yun talaga ang number one. Health lang talaga, yun talaga. It cannot buy health. Kasi pag wala ka ng health, kahit pag gaano kang kayaman, wala rin yung mga pera-pera na yan, kung ano man mayroon ka, wala rin. Yun talaga, sa buhay ng tao, pinaka-importante talaga health at saka pera. Yun talaga, pera para mabuhay, yun. Ay nako, babay na guys, salamat sa pagpanood at sa kapag... kinig ng mga kwento ko. Ingat kayo dyan. Stay safe lang tayo palagi. Bye-bye.